Kumusta po kayong lahat? Ayan, madali ang tutorial lang tayo dahil sobrang basic lang naman ito, guys. So, para doon sa mga hindi pa nakakaalam kung paano magpalit ng follow button, ayan guys, gawin nating follow ang nakalagay sa atin, sa ating Facebook, at hindi na ang add friend button. So, paano nga ba natin ito gagawin? Doon sa mga alam na ang ganitong klaseng tutorial, ay skip nyo na lang tong video at para ito doon sa mga baguhan at hindi pa alam or marami pang nagtatanong about dito kung paano nga ba magpalit ng follow, hindi na add friend yung nakalagay, follow button na lang. Ayan, ulit-ulit. Ayan, hindi na nga ito natin patatagalin, no? Kung ikaw ay bago lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe. And syempre, like mo na rin at hits the bell button para natin yung updated sa aking mga latest upload. Okay guys, mag-umpisa na tayo. Let's start. So, paano nga ba natin papalitan ng follow ang add friend button? Ayan guys, sa ating Facebook profile. Ayan guys, bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo kung anong nakalagay sa aking Facebook profile, kung add friend ba or follow. So, open ko lang tong Facebook, guys. Kailangan lang updated ang ating Facebook apps. Kung hindi pa updated ang inyong Facebook apps, punta lang kayo sa Play Store. Ayan, guys. Then, i-update nyo na lang doon. Ayan, guys. Then, click natin tong profile picture dito sa kaliwa. Ayan. Tapos, click 3 dots sa kanan. Then, pindutin tong View As. Ayan guys, kapag may bumisita sa ating Facebook, ay ito ang makikita. Paano nga ba natin papalitan itong add friend ng follow button? So, ganito lang kadali guys ang ating gagawin. Sundan nyo lang yung step na ituturo ko sa inyo. Ayan guys, huwag kayong mag-skip para malaman nyo step by step. So, back muna tayo. Papalitan natin yung aking add friend ng follow button. Ayan, tingnan natin kung magiging effective ba itong tricks na to. Ayan, back tayo. Click lang natin itong 3 lines dito sa kanan, guys. Ayan, click lang natin. Tapos, scroll tayo. At pindutin itong setting and privacy. Then, pindutin ang setting ulit. Scroll lang at hanapin ang ito. Audience and visibility. At hanapin ang followers and public content. Ito yun, guys. Then, click natin to. Sobrang dali lang nito, guys. Public lang natin to lahat. Dito sa Hoken Follow Me, public lang natin. Tapos, dito, nakapublic na. Tapos, dito sa Hoken Comments on your public post, ayan, ipublic lang din natin. Ayan. Then, dito, public lang. Public lang natin to lahat, guys. Ayan. Dito sa show most relevant comment first, kailangan naka-on to, guys. Ito. Ayan. Kailangan naka-on yan. Tapos, itong off Facebook previews. And, ayan. Kailangan naka-on din siya, guys. Ayan. Then, back tayo, guys. Dito naman tayo sa how people find and contact you. Click lang natin to. Dito sa who can send you friend request. Lagay lang natin to sa friend of friends. Then, back na tayo, guys. Pumunta naman tayo sa ating profile na. Ayan, pumunta na tayo sa ating profile. Sa ating Facebook profile. So, eto guys ang makikita natin add to story sa ngayon. So, para makita natin kung anong nakalagay dyan, click kung follow ba or add friend, click natin tong 3 dots. Tapos, pindutin natin ang view as. Ayan. Success yung ating ginawa, guys. Kasi kanina, kung nakita nyo, di ba, kanina, bago tayo mag-start nitong tutorial, ay pinakita ko sa inyo kung ano yung nakalagay sa aking Facebook profile. Add friend ang nakalagay niya kanina, then ngayon, napalitan na siya ng follow. Ganun lang kasimple, guys, ang tutorial natin ngayon. Ay, sana nakatulong ang tutorial nito sa inyo. Thank you and God bless sa inyong lahat, guys. Paki-comment na lang kung may katanungan man kayo about dito sa video yung ginawa ko. Ayan, kita-kits na lang ulit tayo sa net kong video. Bye! Thank you.